Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, uulitin po natin yung tinalakay natin kagabi. Kasi po yung sheikh na kasama ko, ayaw niya ng video. Mashallah, may mga ganun tao pa rin na kung saan ay may mga sheikh pa rin talaga, particular dito sa Saudi Arabia, na nanindigan sila sa pananaw ng ibang mga ulama na ang pagkuha ng larawan ito ay ipinagbabawal sa Islam, maliban na lamang kung kinakailangan. Tulad halimbawa ng picture sa ikama, sa passport, o sa pagkuha ng NBI, ano po, kung kinakailangan lamang. Pero kung hindi naman, is nananatili po sila sa pananaw na ito ay ipinagbabawal ng Islam. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, tulad ng nasa ating caption, ano po, yung mga hakbang kung papaano nagiging normal ang kasalanan. Napakabilis maging normal ang kasalanan. At kaya ko ulitin ito sapagkat napakaganda po ng paksa na ito eh. Mabilis na hakbang kung papaano nagiging normal na lamang ang mga kasalanan. Una, papaano ito nagsisimula? At kapag nangyari ito, at yung mga dahilan kung kailan ito nagiging normal, ano po, kapag hindi ito kinalaban ng isang Muslim. Ang sabi ni Ibn al-Qayyim, kaawaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, dafi' al-khatra, no, pigilan mo, no, dafi', pigilan mo, kalabanin mo yung pagsumagi sa isipan mo, yung pagsagi sa isipan ng kasalanan. Ganito po kasi ito, mga kapatid, yung mga hakbang ng kasalanan, nagsisimula ito sa mga baitang, sa mga level. Kumbaga, may mga hakbang ito. Ang una rito, yung khatara. Ibig sabihin ng khatara, yung khatara, ang ibig sabihin ng khatara, ito yung pagsagi sa isipan. Ano po? Yung pagdapo sa isipan. Ito yung simula niya. Kapag hindi mo kinalaban yung kasalanan na dumapo sa isipan mo, ang mangyayari niyan, paglalarawan na o iisipin mo na siya. Taib, ang una, pagdapo sa isipan. Pangalawa, iisipin mo na siya, no? Kapag hindi umalis sa isipan mo yan, sa iyong utak, ilalarawan mo na siya. At kapag hindi mo kinalaban yung paglalarawan o yung pag-iisip sa kasalanan na ito, ang mangyayari dito, mga kapatid, ito yung magkakaroon ng syahwa. Ang ibig sabihin ng syahwa, ito po yung pagnanasa na. Meron ka ng pagnanasa sa kasalanan. Nagsisimula na yung pagnanasa mo. Dahil hindi mo kinalaban yung naiisip mo o yung dumadapo, yung dumapo sa isipan mo. Pang-apat, kapag hindi mo nakalaban yung syahwa, yung pagnanasa, magkakaroon na ito ng azima, wahimma. Ang ibig sabihin ng azima, ito na yung buo na yung loob mo para gawin ito. Nakapagpasya ka na. Nakapag-desisyon na, nagagawin mo ng isang bagay. Tayib, yung panglima, ito pa yung panglima, kapag hindi mo nakalaban yung mga nabanggit natin, fa illam tudafi'a sarat fi'lan. So kapag hindi mo nakalaban yung, hindi mo napigilan yung ating mga nabanggit, una, pagdapo sa isipan, pangalawa, yung pag-iisip, pangatlo, yung pagnanasa, pang-apat, ito na yung desisyon, nakapagpapasya na gagawin yung isang bagay, meron ka ng buo na yung loob mo para gawin yung bagay na yan. Panglima, nagawa mo na kasi meron ka ng kagustuhan eh, meron ka ng pasya na gagawin yung bagay na yun. At kapag hindi mo napigil, kumbaga inulit-ulit mo, nagawa mo nga isang bagay tapos hindi mo kinalaban ang sarili mo para hindi nabalikan yung nagawa mong pagkakamali o yung nagawa mong pagkakasala, hindi mo napigilan ang sarili mo, ang mangyayari dito, mga kapatid, magiging ada na. Ang ibig sabihin ng ada, normal na lamang sa'yo yung nagawa mong kasalanan. Uulit-ulitin mo na lamang yung mga kasalanan na iyong nagagawa. Ang sabi ni Ibn al-Qayyim, ito ay sa kitab na Fawaid. At kapag naging normal na yung kasalanan, ang sabi ni Ibn al-Qayyim, فَيَسْعُبُ عَلَيْكَ الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا, mahihirapan ka na ika na iwanan o lumipat sa ibang bagay. Kumbaga, hindi mo na may iwan yung haram na gawain na yan. Taib, ulitin natin, mga kapatid, no? Bibigkasan natin sa Arabic at itatagalog ulit natin. Ang sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, kaawaan siya ni Allah,
at ipapaliwanag natin ito unti-unti inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang sinabi, dafi'il khatra fa illam taf'al sarat fikra, fa dafi'il fikra fa illam taf'al sarat shahwa fa haribha fa illam taf'al sarat azimatan wa himma fa illam tudafi'ha sarat fi'lan fa illam tatadaraku bididdihi sara adatan fayas'abu alayka al-intiqal anha. Ito yung sinabi ni Ibn al-Qayyim, mga kapatid, patungkol sa kasalanan. Kaya lahat ng sumagi sa iyong isipan, lahat ng dumapo sa iyong isipan na kasalanan, kalabanin mo na kagad, tanggalin mo na kagad sa isipan mo. Ang halimbawa nito yung pag-inom ng alak. Ano kaya yung lasa ng alak? Ano kaya yung lasa ng sigarilyo? Ano kaya yung pakiramdam na nagsusugal, yung nagsasabong? Ano kaya yung pakiramdam nang pupunta ka sa lugar ng haram o yung makihalubilo ka sa mga babae, no, makipag-usap sa babae, makipag-chat sa mga babae, makipag-meeting sa mga babae? Ano kaya yung pakiramdam? So ito yung una, sasagi sa isipan mo, no, sasagi sa isipan mo. Pagkatapos nito, kapag hindi mo nakalaban yan, hindi mo tinanggal sa iyong utak, no, sa iyong isipan yung sumagi dyan o yung dumapos sa iyong isipan, ilalarawan mo na yan. Magsisimula ka na mag-isip. Pagsagi sa isipan pa lang dapat, kalabanin mo na para hindi mo na maalala. Kapag hindi mo kinalaban, tayo, mananatili sa isipan mo at iisipin mo na yung kasalanan na yun. Ano yung lasa? Ano yung pakiramdam? Iisipin mo na yung kasalanan na yun. Tapos, kapag nag-iisip ka na sa kasalanan, tuloy-tuloy yung pag-iisip ng kasalanan, yung panonood ng haram, ano po? Ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng pagnanasa. May syahwa ka na. Dahil sa kakaisip mo sa isang bagay, nagkaroon ka ng syahwa. Pupunta ako sa mga website na haram o manonood ako ng isang bagay na haram. Kapag sumagi sa isipan mo yung bagay na ito, kapatid, kalabanin mo na kagad. Dahil kung hindi mo kakalabanin yung sumagi sa iyong isipan, tayo, magpapalalim yung utak mo. Iisip ka ng isip. Ilalarawan mo. Mag-i-imagine ka. Tapos magkakaroon ka ng syahwa. Yan. Magkakaroon ka ng pagnanasa. At kapag hindi mo kinalaban yung pagnanasa, magkakaroon ka ng himma. Pupunta sa susunod na baitang. Ito na yung himma, yung azima, yung magpapasya ka na nagagawin mo isang bagay, desisyon para gawin yung isang bagay na ipinagbabawal. Kaya mga kapatid, kapag may sumagi kagad na kasalanan sa iyong isipan, kalabanin mo kagad. Salita, gawa, o pupunta ka sa isang lugar, makikinig ng isang ipinagbabawal, kalabanin mo kagad, kapatid. Dahil subhanallah, kung di mo kakalabanan yan, iisipin mo yan, i-imagine mo, ilalarawan mo, tapos magkakaroon ka ng syahwa, pagnanasa. Kapag hindi mo nakalaban yung pagnanasa mo, pupunta ito sa azima. Ito na yung buo na yung loob mo para gawin. Nakapagpasya ka na, nakapagdesisyon ka na nagagawin yung bagay na yon. Tapos kapag nagawa mo na ang isang bagay at hindi ka nagtauba kay Allah, hindi ka nagbalik loob kay Allah sa kasalanan na iyong nagawa, ano yung mangyayari? Magiging ada na, normal na lamang yung kasalanan. Kaya may mga tao na normal lamang sa kanila yung gumawa ng kasalanan, hindi na nahihiya, alam niyo po yon, yung maghubad, magtanggal ng damit, yung makita yung kanilang aura, o kaya magsalita, yung chismis sa kanila, yung sigarilyo, hindi na nahihiya kung saan-saan nagsisigarilyo na, nakikita ng mga tao, ng mga kapwa niya Muslim, yung pag-inom ng alak, yung mga babae, ganun din, subhanallah, nagtatanggal ng hijab, wala na yung hijab. Kaya kapatid sa Islam, kapag may sumagi na kasalanan sa iyong isipan, kalabanin mo kagad para hindi mo magawa at hindi ka magkaroon ng pagnanasa at hindi maging normal sa iyong paggawa ng kasalanan. Kabilang na rin dito mga kapatid sa mga kababaihan, may mga babae tayo na sa Islam, no? May mga kapatid tayo sa Islam na kababaihan. Alam niyo yung nasa taga Mindanao sila, o kaya dito sa Saudi Arabia, mashallah, dito pinanganak, sabihin natin sa gitnang silangan, tapos nakahijab. At kapag uwi ng Pilipinas, mag-iisip siya, tanggalin ko kaya yung hijab ko sa Pilipinas. O di kaya nakanikab, kumbaga nakatakip yung mukha niya. Pagpunta ko ng Manila, taga Mindanao siya, tanggalin ko kaya yung nikab ko. Ano kaya yung pakiramdam? Subhanallah, yung kasalanan na ito, kapag nanatili yung ganitong pag-iisip sa tao, yung sumagi sa isipan niya yung bagay na ito at nanatili sa babae na ito, magkakaroon siya ng pagnanasa sa bandang huli. Kumbaga, magiging buo na yung loob niya. Nakakapagpasya na siya na hindi magsusot ng nikab. Tapos, makikita siya ng mga lalaki, yung kanyang muka, yung ganda ng muka niya, o yung hubog ng kanyang katawan, hanggat sa tanggalin niya yung hijab niya.
at hindi na siya mahiya, magiging normal na lamang sa kanya. Subhanallah. Yan ang epekto ng kasalanan, mga kapatid. Diyan nagsisimula yung kasalanan. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, inna shaytana lakum aduan fattakhidu aduwa. Tunay na ang shaytan sa inyo ay inyong kaaway, kaya ituring nyo na kalaban ang shaytan. Ang demonyo dapat natin itong itinuturi na kaaway. Inna shaytana lakum aduan fattakhidu aduwa. Ang demonyo ika ay inyong kalaban, kaya ituring nyo na ito na kaaway, kalaban. Ang problema, ang iba sa atin hindi itinuturi na demonyo na kalaban. Ang demonyo hindi itinuturi na kaaway o kalaban. Bagus, kung ano yung bulong sa atin ng demonyo, ginagawa na lamang. Allahu musta'an. At ganoon din, mga kapatid, ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag susundin ang mga khutuwat shaytan. Huwag susundin ang mga khutuwat, mga plano ng demonyo. Hindi sasabihin sa iyo ng demonyo na maging kafir ka, sumamba ka sa ribulto, sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Okay? Manalangin ka sa patay, yung mga shirk, gumawa ka ng bid'a. Hindi yan sasabihin ng demonyo sa iyo. Ang sasabihin sa inyo ng demonyo, dahan-dahan, tumingin ka sa haram, makinig ka ng haram. Yung maliliit na kasalanan. At kapag nasanay na ito sa paggawa ng kasalanan, magiging normal na sa kanya yung maliit na kasalanan. At yung mga maliliit na kasalanan na kanyang ginagawa, hindi niya namamalayan, naiipon ito at nagiging bundok na yung kanyang kasalanan. Ito yung plano ng demonyo. Bakit tayo hinihimok ng demonyo sa paggawa ng kasalanan? Yan ang tanong. Bakit matyaga, masipag si Iblis, no, si Satanas na tayo himukin sa paggawa ng kasalanan? Ano yung pinakadahilan? Upang makasama siya sa impyerno. Yan ang gusto niya. Meron siyang makasama sa impyerno. Dahil siya ay nangako sa banal na Quran, la'ughwiyannahum ajma'in. Ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga engkanto, aking ililigaw. Lilinlangin ko sila. Ito yung sabi ni Iblis. Kaya mga kapatid sa Islam, bawat pag may dumapo sa atin na kasalanan, Allahu Akbar, yung makapag-isip pa lang ng kasalanan, yung mag-isip pa lang ng kasalanan, kalabanin mo na kagad yan. Tanggalin mo na kagad sa isipan mo. Dahil kung hindi mo tatanggalin yung pag-isip ng kasalanan, yung sumagi sa'yo, may sumagi na kasalanan, anumang kasalanan yan, paggawa o pagsalita o panonood o pakikinig, hindi mo kinalaban ng iyong sarili, magkakaroon ka ng fikra. Yung fikra, iisipin mo na. Mag-i-imagine ka. Ilalarawan mo na. Ano kaya yung lasa? Ano yung pakiramdam? Ano yung dama kapag ginagawa yung bagay na haram? Huwag na huwag mong gagawin yung kapatid. Huwag na huwag mong iisipin yan. Dahil kung hindi mo makakalaban, magkakaroon ka ng syahwa. Ano po? Yung syahwa pag nanasa na. Habang iniisip mong isang bagay, ano po, nagkakaroon ka ng syahwa. Kumbaga, nasasarapan ka sa pag-iisip na may pagnanasa. Yan yun eh. Meron kang sarap na nararamdaman, may pagnanasa ka na nararamdaman habang iniisip mong isang bagay. Tapos, gagawin mo na. Gagawa ka ng hakbang para magawa mo yung bagay na yun. May decision ka na, buo na yung loob mo na gawin isang bagay. At kapag nagawa mo, tapos hindi ka nagbalik loob kay Allah, hindi ka nagtawba, hindi humingi ng kasalanan sa kanya, magiging normal na lamang yung kasalanan. Kaya may mga tao na normal lamang sa kanila yung manloko. Normal lamang sa kanila yung magsinungaling. Normal lamang sa kanila yung mamahiya ng tao. Yung uminom ng haram, kumuha ng haram, makinig, manood. Alam niyo yun, kahit yung nanonood ng mga malalaswang palabas, kahit yung kaibigan niya, sabay sila manood ng mga kasama niya, pinagmamalaki pa yung kasalanan, wala nang hiya. Kasi normal na lamang. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, kullu ummati mu'afa. Ang lahat ika ng aking tagasunod ay mu'afa. Ang ibig sabihin ng mu'afa, papatawarin ni Allah ang kanilang kasalanan, illal mujahirin. Ang mujahir, mga kapatid, ito yung mga gumagawa ng hayag na kasalanan, yung lantara na kasalanan. Yung lantara na kasalanan. Ang hinalimbawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung taong hayag gumawa ng kasalanan. May isang tao na gumawa ng kasalanan sa gabi, walang nakita sa kanya. Ang nakita lamang sa kanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang saksi lamang sa kanyang ginawang kasalanan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyos lamang at yung tao na yan ang tanging nakakaalam sa kanyang ginawang kasalanan. Walang nakakita. Meron siyang ginawa, kumain, nanood o nakinig siya ng haram. May ginawa siyang haram na ang tanging saksi sa kanyang ginawa ay si Allah lamang. Pero anong ginawa niya? Ano yung ginawa ng tao na ito?
Pagsapit ng umaga, ikinuwento niya sa mga tao ang kanyang nagawang kasalanan. Ikinuwento niya sa tao. Ipinagmalaki niya sa mga tao ang kanyang nagawang kasalanan. Yan ang mga tao na hindi papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao na ipinagmamalaki ang kanilang kasalanan at hayag gumawa ng kasalanan. Kaya kapatid na Muslim, ano po, payo sa kapatid na Muslim, kung gagawa ka ng kasalanan, huwag kang mandamay. Dahil doble-doble mo ako makasalanan eh. Kasalanan na ginawa mo at yung kasalanan ng taong ginawa, yung taong gumawa. Dahil sa ikaw yung nagtukoy sa kanya, ikaw yung nagturo sa kanya kung paano gawa ng kasalanan, naging modelo ka sa paggawa ng kasalanan, doble yung makuha mo. Doble-doble yung makuha mo kasalanan. Tapos yung tinuruan mo, itinuro sa iba yung kasalanan na itinuro mo sa kanya hanggat tinuro ng tinuro, salit-saling lahi na. Umabot na sa kaapu-apuhan, wala na nagtauba. Hindi na nagbalik-loob kay Allah. Bawat isa kanila mayroong kasalanan na makukuha. Ganun din mga kapatid, yung pag-share ng mga haram sa Facebook. Yung pag-share ng mga bid'a sa Facebook. Yung mga maling fatwa sa Facebook. May kasalanan makukuha ang isang tao kapag hindi siya magbalik-loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halimbawa nito mga kapatid, yung mga movie na haram o yung mga lalaki siya pero nagpo-post ng mga kung ano-ano sa Facebook, sa kanyang YouTube, sa kanyang Instagram, sa Twitter, yung mga sexy na nakikita ng mga tao. Subhanallah, pag namatay yung tao na yan, patay na siya sa mundo, yung nag-share ng mga haram na yan. Patay na siya. Paano ngayon yung mga senior niya? Diba? Kumakalat, may nag-share, may nag-share, may nag-share pa rin. Ganun pa rin. Kumbaga tuloy-tuloy. Kahit wala na siya sa mundo, tuloy-tuloy ang kanyang nakukuhang kasalanan. Dahil nung buhay siya sa mundo, hindi siya gumagawa ng kabutihan. Hindi siya nag-share ng mga lectures, ng mga Islamic lectures, yung mga Islamic videos. Ano, alam niyo po yun, yung mga kaalaman tungkol sa Islam, ang lagi niyang isinashare, puro kasalanan. Kaya kahit wala na siya sa mundo, ganun yung mapapala niya. Bawat kasalanan ng tao na nanonood ng kanyang sinishare, meron siyang kasalanan dito. Ganun, kabaliktaran naman. Yung tao na wala siyang ibang sinishare sa kanyang Facebook, kundi kabutihan, kundi mga aral ng Islam, maging maka-Diyos, maging makatao, maging mabuti sa nanay, maging mabuti sa tatay, maging mabuti sa mga magulang, maging mabuti sa mga asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga kapitbahay, sa lahat ng tao, maging mabuti sa mga hayop, yung magtanim ka at para makinabang yung mga tao at mga hayop, lahat ng kabutihan, isinishare niya, kahit wala na siya sa mundo, tuloy-tuloy ang kanyang makukuhang gantipala. Kaya mga kapatid sa Islam, pilitin po natin na mag-share tayo ng mga video. Ito, halimbawa nito, ilan yung nanonood sa live natin ngayon? Ilan dito yung nag-share ng video natin? Di ba? Samantalang ang pinag-uusapan natin dito ay salita ni Allah at salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano tayo mapalapit kay Allah at kung paano tayo gumawa ng haram. Ilan yung nag-share dito? Di ba? Bakit mga kapatid? Bakit ganyan? Dahil ang shaitan, kumbaga malakas talaga siya eh. Huwag kang gumawa ng kabutihan. Ilan yung nanonood? Sasabihin, ito, meron kayo nanonood na 100 viewers. Hayaan mo na iba na mag-share, ikaw huwag na mag-share. Ganyan yung shaitan. Ganyan kalakas yung shaitan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid sa Islam, babalikan ulit natin yung paksa na ating tinatalakay. Kapag may sumagi sa isipan mo na kasalanan, kalabanin mo kagad. Kung hindi mo kakalabanan yan, pag-iisipan mo na yung kasalanan na yan, i-imagine mo, ilalarawan mo yung kasalanan na yan. Kapag hindi mo nakalaban ang paglalarawan ay yung pag-isip sa kasalanan, magkakaroon ka ng syahwa. Habang iniisip mo yung kasalanan na yan, nagkakaroon ka ng syahwa. May pagnanasa ka. Sarap na sarap sa paggawa ng sa pag-iisip ng kasalanan. Hindi niya ginagawa, hindi niya pa ginagawa, pero nag-e-enjoy na siya sa kanyang iniisip kasi meron siyang syahwa. Ito yun eh. Kumbaga may pagnanasa na siya habang siya nag-iisip. Masaya siya, nakangiti siya habang iniisip niya yung kasalanan na yun. Yung pagnanakaw, yung paninirang puri, yung pananakit, yung pamamahiya sa kapwa, masaya na siya, nakangiti na siya. Bakit? Kasi may syahwa na siya, may pagnanasa na siya. Kaya kapatid sa Islam, kalabanin mo kung ano yung sumagi sa isipan mo ng kasalanan. Kung hindi mo makakalaban yan, magiging, ano yan, ilalarawan mo yan. I-imagine mo, o di kaya iisipin mo. Tapos, magkakaroon ka ng pagnanasa. At kapag nagkaroon ka ng pagnanasa, meron ka ng azima, wahimma. Meron ka ng plano, may pakay ka na. Nakaplano na yung gagawin mo upang gawin yung kasalanan na yan. Tapos, kapag hindi mo nakalaban yung
yung himma na yon, yung layunin na yon, yung pakay na yon, upang gawin yung kasalanan, yung desisyon na yon, magagawa mo isang bagay. At kapag nagawa mo na ang isang bagay at hindi ka nagbalik loob kay Allah, hindi ka humingi ng kapatawaran kay Allah, hindi ka nagsisi sa iyong ginawa, hindi mo iniyakan yung nagawa mong kasalanan, babalik ka uli sa kasalanan na yan. Pagkatapos babalik ka uli, at pagkatapos babalik ka uli, hanggat sa maging normal ang kasalanan na yan. Lahat po ng uri ng kasalanan yan, mga kapatid, no? Pangkalahatan yan. Yung pagpatay, unang-una yung pagpatay, yung pagtatambal kay Allah, yung bid'a, yung panluloko, yung pandaraya, yung shirk, yung gayuma, yung pangkukulam, pag-inom ng alak, yung adultery, panlilibak, pagsisinungaling, paninirang puri, pamimeke, yung panlalamang sa kapwa, lahat po ng kasalanan, lahat ng kasalanan sa Islam, lahat ng ipinagbabawal, kailangan kalabanin mo kapag sumagi sa isipan mo. Kasi kung hindi mo kakalabanin yung sumagi sa isipan mo, i-imagine mo yun eh. Darating na sa'yo, i-imagine mo. Nakaupo ka, nagda-drive ka halimbawa, nakahiga ka, ini-imagine mo yung kasalanan na yun. At kapag hindi mo nakalaban yun, kapag hindi mo nakalaban yung ang iniisip mo o yung paglalarawan, magkakaroon ka ng syahwa. No? So, yun po mga kapatid, ang ating payo, nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mapanuksong palamutin ng mundo. Lahat ng kasalanan ilayo nawa tayo ni Allah at pangalagaan niya ang ating mga pananampalataya mula sa mga ipinagbabawal. At inshallah subhanahu wa ta'ala, baka may mga tanong yung ating mga kapatid hinggil sa ating pinag-usapan o natalakay sa hapon na ito. At magandang gabi po sa mga kapatiran natin na nanonood sa Pilipinas. Ano po? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Susan Gillion Alido. Mashallah, tabarakallah. Salam sa mga kapatiran na nanonood. At ito po yung mga gayon din kay Innama al-hayatu dunya la'ibun. Mashallah, sino po kaya to si Innama dunya la'ib? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gayon din kay Jibril Jamar Naval, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At kay Al-Fadar Wahid, salam sa iyo kapatid. At kay Ibrahim Uthman Abbas, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Jibril De Vera, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yung kapatid natin ngayon ay nanonood sa Riyadh. At mashallah si Jonathan, salam kay Jonathan Osorio na ito yung lagi namin pinupuntahan sa nung nasa Riyadh pa siya, pinupunta namin siya sa Riyadh. At nung siya ay nasa Santo, sa Majma'a, pinupunta namin siya kasi pinapakape kami ng liver na ito eh, mashallah, kapatid natin. Pero ngayon, nagbalak pa nga siyang pumunta ng lumipat sa Buraida para makasama kami rito, makaatin ng mga lectures dito sa Buraida at makapag-basketball minsan. Pero mas minarapat niyang pumunta sa kanyang asawa sa Basilan, yung kapatid natin ito, si Jonathan Osorio, kasi mahal niya yung, mashallah, mahal na mahal yung kanyang kapatid, yung kanyang asawa na nasa Basilan ngayon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Astra Zeneca Moderna. Mashallah, ito po ay laging taga-subaybay natin at nakikita ko palagi ito sa kanyang mga, yung kanyang mga comment. Ganyan din kay Khalid, salam sa iyo kapatid na nanonood sa Angeles, Pampanga. Khalid David, ayan, mashallah. At kay Dela Cruz Abdulaziz, wa alaikum salam wa rahmatullah, na nanonood sa Laog, Aguilar, Pangasinan. Mashallah, meron palang lugar na ang pangalan sa Pilipinas ay Aguilar, Laog, Aguilar, Pangasinan. Ano po ba ito? Wa alaikum salam wa rahmatullah kay Yorme na nanonood sa Cagayan Valley. At gayon din kay salam kay Sahil Balangking na nanonood sa Riyadh. At kay Bye to Joy Johaira na, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay salam kay Ope, ano to? Ope Nyano Badet. Salam sa iyo kapatid na nanonood sa La Union. At magandang gabi rin po sa inyo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Bro Musa Bernales from Surigao City. Mashallah, ang originally po ang aking ama
ay taga Surigao. Pero yung Duran, ano po yan sila eh. Hindi ko alam kung saan talaga sila, pero doon na nanirahan sa Lianga, Surigao, ang aking ama. At may mga kamag-anak din po ko ron, pero alam niyo po yun, hanggang ngayon sila po ay hindi pa mga Muslim. Pero hindi ko talaga alam kung saan nagmula yung Duran, kasi subhanallah, ang sa Pilipinas, pangkalahatan na po, parang kakaunti lamang sa atin yung nagturo na balikan yung iyong mga ninuno, yung history ng iyong mga ninuno. Kaya hindi po sa akin ito naturo talaga. Hindi katulad ng mga Arabs talaga, yung mga Arabs, alam nila yung kanino-ninuan nila. Yung mga nauna sa kanila, alam nila, kumbaga nililista nila ito at sinasaul nila kung sino yung tatay nila, yung lolo nila, at hindi nababago. Kasi alam nyo po yan, halimbawa yung king ngayon ng Saudi Arabia, si King Salman, ang pangalan ng kanyang tatay ay si Abdulaziz. At babalikan mo yung kauna-unahan, yung nagtatag ng Saudi Arabia, ganyan. Kasi sa Islam kasi, walang yung middle name sa Pilipinas, hindi ba sa atin yung middle name is kung ano yung apelido ng ating mga asawa? Sa Islam, ang middle name, pangalan ng tatay nung kanyang anak. Ang halimbawa, ako po, may anak ako na si Musa'ad. Ang dapat po talaga sa Islam, Musa'ad bin Hamza. Si Musa'ad na anak ni Hamza. At ako naman, yung pangalan ng tatay ko is Faustino. Ganun dapat eh. Pero alam niyo yun, hindi ko alam kung saan sa Pilipinas iba. Siguro sa Amerika nakuha yung ganung kalakaran. Pero sa Saudi Arabia, sa lugar ng mga Muslim, kahit sa Pakistan, sa Afghanistan, sa lugar ng mga Muslim, yung middle initial name, hindi po yan apelido ng nanay sa lugar ng mga Muslim. At yan talaga yung pinakatama. Ang gitnang pangalan, yan dapat ay pangalan ng ama. Kaya yun po, kumbaga hindi ko talaga alam yung mga ninuno ko sa Surigao. Kasi ito, yung nag-comment sa atin si Bro Musa, taga Surigao City daw siya. Salam sa iyo kapatid at kay Amina Kadi, mashallah. Salam sa iyo sister na nanonood sa Jeddah. Kay Ukhti Wahida, walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan sister, inshallah sana ikaw ay nakapulot ng aral sa ating ibinahagi. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah kay Darussalam Mahdi na nanonood ngayon sa Al Habib Hospital, mashallah. Inshallah kapatid, kita ulit tayo rito sa ano? Sa Al Niqra. Biidhnillah. Next week, no? Sa Thursday, Friday, Saturday. Kung kailan kayo free, masundo ulit kayo dyan. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Ibrahim Abbas. At gayon din kay Laila Talanya. At inshallah, hanggang dito na lamang mga kapatid sapagkat nag-adhan na ng maghrib dito sa amin. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.